Good morning, everyone. Good morning, classmates. Good morning, Sir Darlito. I'm Albrian Lazaro, and today I'm going to discuss the national symbols of the Philippines. So before we start our main lesson, let's have a quote of the day that can inspire us. With great power comes great responsibility. So isa tong line sa famous movie sa 2002, na Spider-Man. Ibig sabihin lang nito, yung gift or yung bless na binigay ni God, dapat gamitin natin sa makakabuti or sa benefit of for the better good of mankind. Kaya, kung gagawa man tayo ng masama dahil sa blessing na binigay sa atin, meron din kapalit yun na consequences or karma. Now, let's move on to the objective of the study. Recall and recognize these national symbols. Yan. Pag-uusapan natin muna kung ano nga ba yung meaning ng recognize. Recognize. Acknowledge the existence, validity, or legality of. So, ibig sabihin nito, magbabalik-aral tayo or aalahanin natin ano nga ba yung kahalagahan ng isang bagay o ano nga ba yung kanyang significance sa mga tao. Yan. Bago tayo bago natin i-discuss kung ano yung meaning ng mga national symbols, pag-usapan muna natin kung ano yung NCCA. So, NCCA means the National Commission for Culture and Arts. So, it formulates and implements policies and plans that will conserve and promote the nation's historical and cultural heritage. So, ibig sabihin ng NCCA, ito siyang agency or group ng tao na mayroon silang concern or love sa culture and arts sa Philippines. Kaya ginagawa nila yon or to inspire other people na pahalagahan din ang or magroon din sila ng love at appreciation sa culture na meron tayo simula pa nung una or simula pa nung panahon ng mga Hapon at mga Amerikano. Next. The National Commission for the Culture Arts is the overall policy-making body, coordinating and grants giving agency for the preservation, development, and promotion of Philippine arts and culture. Again, yung NCCA or National Commission for the Culture and Arts are the one who are responsible in preserving and developing the promotion for the Philippine arts and culture. So gumagawa sila ng iba't ibang programa no, kung saan nag-i-influence sila ng mga kapwa natin na Pilipino para suportahan yung kultura na meron tayo. It is an executing agency for the policies it formulates and tasked to administering the National Endowment Fund for Culture and Arts. So ito naman yung NEFCA. Kapag NEFCA, it is the fund exclusively for the implementation of culture and arts programs and projects. So yung NEFCA, ito yung pinakapondo sa National Commission and Culture National Commission for the Culture and Arts, ito pinaka-pondo na exclusive sa organization na ito. Next, in 1987, the late and former President Corazon Aquino penned Executive Order No. 118 creating the Presidential Commission on Culture and Arts. So, in 1987 daw, nag-propose ang late President na si Corazon Aquino para magkaroon na organization and agency na magpo-focus sa pagpe-preserve ng culture and arts Pilipinas. Ito nga yung tinawag na Presidential Commission on Culture and Arts. Tapos 5 years later, in 1992, this presidential directive was enacted into a law that is Republic Act 7356. So 5 years later, ginawa na siyang law. Tinawag itong Republic Act 7356. Tapos iniba na din yung pangalan. Ito na pinaka-finalized name ng commission na yon. Ito yung National Commission on Culture and Arts. So, again, yung pipend na pangalan na pinopose si late President Corazon Aquino is Presidential Commission on Culture and Arts. Tapos, nung na-implement na yun at ginawa ng law, ginawa na siyang National Commission on Culture and Arts. Ito naman. Let's move on to the importance of the NCCA. Number one, indigenous visual arts provide a means of cultural expression and are a vehicle for the maintenance and transmission of culture. Ayun. Nakikita niyo yung keyword, visual arts. So, ibig sabihin ng visual art, ito yung mga
akala natin walang meaning na object, pero mayroon pala siyang symbol. Kumari, yung dahon sa Philippines, mayroon pala siyang sinisimbol na kumari, kapayapaan. Mayroon pang iba't ibang object na akala natin walang meaning, pero mayroon pala siyang deep or mayroon siyang background na cultural expression. Number two, the visual arts are used to promote health and well-being. Again, yung visual arts hindi lang nagpo-promote ng scenery sa mata natin. Nagsisimbolize din siya ng health at ng positivity. Number three, they improve the lives of indigenous women and provide self-esteem to young indigenous people. Ito namang another importance of NCCAA, binigyan nila ng halaga yung mga indigenous people. Ito yung mga nakikita natin sa malayo sa Luzon. Ito yung mga tao na hindi na-appreciate ng mga tao at minsan nagkakaroon ng discrimination. Kaya thanks to the NCCA, binibigyan sila ng halaga, binibigyan sila ng worth. At another thing na binibigyan nila ng halaga yung young indigenous people. Yun. Now let's move on to the Philippine national symbols. Number one, it is unofficial pa. Pero ang ating Philippine national hero in the Philippines is Dr. Jose Gasal. Ngayon naman tatalakayin natin bakit nga ba si Dr. Jose Gasal yung tinaguri ang Philippine national hero. Dr. Jose Gasal symbolizes goodness. So ibig sabihin nito, ang hero dapat nagpapakita ng kabaitan. Nagbibigay dapat siya ng influence sa tao na maging mabuti. At yun ay isang katangian ni Dr. Jose Gasal. Rizal gave us a freedom by using goodness. Binigyan tayo ng kalayaan ng Jose Rizal sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kabutihan. Jose Rizal became the Philippine national hero because he fought for freedom in an exceedingly silent but powerful way. Ayun. Isa sa mga katangian ng Jose Rizal na nagpaangat sa kanya bilang Philippine national hero is yung galing niya at talino. Because imbis na makipaglaban siya gamit ang mga sandata, baril o iba't ibang pang mga device para makipaglaban sa Hapon at Amerikano, ginamit niya yung talino niya. Ginamit niya yung intelligence niya para makapag-influence sa mga tao. At yung creative mind niya nagbukas sa isipan ng mga tao na dapat pahalagahan natin yung knowledge na meron tayo. Next, he expressed his love for the Philippines through his novels, essay and article instead of through the utilization of force or aggression. Again, yung mga libro na sinunod na yung katulad ng Limitangel at El Filibusterismo na nagbibigay ng hidden message sa mga Espanyol. He was awfully amazing person at his time. He was humble, fighting for reforms through his writings rather than through evolution. Yung the way he fight is using his mind. Nagsusulat siya ng libro para mag-express ng emotion sa galit niya sa mga Hapon at sa iba-ibang mga tao na sumakop sa Pilipinas. Imbis na gumamit siya ng baril o iba-ibang armas, yung pag-isip niya yung ginamit niya. He uses his intelligence, talents, and skills in exceedingly more peaceful way instead of the aggressive way. Again, yung talino niya, nagbigay ng kapayapaan sa mabuting pakikipag-argumento sa iba't ibang bansa na sumakop sa atin. Hindi lang yun, na-inspire niya din yung mga Pilipino ngayon sa pagsusulat, sa pagdadirect, kasi talaga naman kahanga-hanga ang galing ni Dr. Jose Rizal. Next, let's talk about Philippine national sport or martial art. Ito isang official sport or martial arts sa atin, yung Arnis. So Arnis was developed by indigenous people of the Philippines who use an assorted range of weaponry for combat and self-defense, encompassing both simple axe and the edge weapons. Arnis traditionally involved rattan, swords, daggers, and spears. So yung Arnis yung pinaka Philippine national martial arts natin. Ito yung dalawang kahoy na kung saan ginagamit para sa combat and self-defense. Ito ginagamit din nung panahon pa ng Hapon. Ginagamit din ito nung panahon nila Lapu-Lapu, nila Magellan. Arnis,
When the Spanish eventually returned and successfully conquered parts of the Philippines, the tradition of arnis were preserved, despite its prohibition, in the forms of ritual dance, performance, and mock battles. Yun. Nung nagbalik yung mga Spanish, hindi lang yung education, yung religion, yung na-influence na sa atin, kundi yung pati yung form of fighting or yung use ng martial arts or yung use ng arnis. Yung arnis daw noon, ginagamit din sa mga ritual dance, so sa mga sayaw, sa mga iba't ibang pagpapakita ng kultura, at pati din sa mukbang. Tapos ito yung mga tiyatra na kung saan pinapakita yung mga paglaban ng iba't ibang mga karating bansa. While earlier, Filipino martial arts were influenced by Spanish colonization, the modern forms have been affected by the country's contact with both the United States and Japan after gaining independence in 1898. Hindi lang pala Spanish ng influence sa Pilipinas, pati yung United States and Japan na influence yung Pilipinas kung gumamit ng arnis. And then in 2009, the government of the Philippines declared arnis to be the martial art and national sport of the Philippines. So yun, noong 2009, dineclared na sa Pilipinas na yung arnis, yung Philippine sports of the Philippines. Next, ito naman yung bagong Tagalog at bagot saya. Nakita nyo naman sa picture yung parts of bagot saya. Yung baro, yung tapis, yung saya, at yung panelo. Yung panelo, ito yung nasa balikat ng babae. Yung baro, yung pinaka-skirt nila. Yung tapis, yung nasa, ano nila, nasa pinaka-front ng saya. The bagot saya is made of four parts. The baro is a blouse made of lightweight material. Yung baro, ibig sabihin nun, lightweight manipis. The saya is a skirt that falls everywhere below the knee or the feet. Yung saya naman daw, yung skirt na bumababa below the knee. The panuelo or alampay is a scarf wrapped on the shoulders, often secured by a brooch. The tapis is a short overskirt placed on the top of the saya. Through the decades and major events of our history, each component of the bagot saya evolved in design. For example, because of the onset world trade and higher availability of intricate fabrics, the saya became more and more elaborate design. So sinasabi lang dito na through the years, nag-evolve din yung itsura or yung design ng saya. Kaya sinabing, kaya ibig sabihin lang nito, hindi lang iba't ibang bagay ang na-evolve, pati na din yung saya. The bagot saya is more than a dress. It's a representation of the Filipina. The dress is as confident and as striking as it is graceful and refined. So, hindi lang pala siya dress o hindi lang nga pala siya kasuotan sa ating mga Pilipino, kundi meron siyang deep meaning or meron siyang mas sinisimbolize. Sinisimbolize nito kung ano tayo bilang Pilipino. Yung bagot saya, nagsisimbolize siya ng modern Filipino. Di ba pag sinasabi natin modern Filipino, ito yung mahinhin. However, a strong, independent woman. Next. Talakayin naman natin yung meaning o yung definition ng bagong Tagalog. Ito yung sinusuot ng kalalakihan. Bagong Tagalog is considered as the Philippines' national dress. O yung bagong Tagalog daw, ito yung pinaka-national o yung pinaka- significant dress in the Philippines. It's made of lightweight material. Ibig sabihin lang naman ito, usually worn on top with an undershirt beneath. Kapag sinusot to, syempre meron siyang t-shirt sa loob kasi sobrang nipis. Kapag wala namang, pag wala tayong t-shirt sa loob nun, edi nakita na yung sensitive part natin. Bagong Tagalog comes from the word bago, which means outfit. So yung bago daw, ibig sabihin lang nun sa English, outfit. Bagong Tagalog is made of piña fabric, Yusi fabric or banana fabric. So, bagong Tagalog daw galing sa hibla ng pinya, juicy at banana. At through the years, nag-iiba-iba din or nag-i-evolve din yung design niya. Kaya nga mahal to pag binili. O, kaya madalas kapag ginagamit natin ito, nirerentahan na lang kasi sobrang mahal talaga ng bagong Tagalog. And justified naman because it is the national or the one of the most important dress in the Philippines. There's multitude of events and occasions where you can see people wear bagong. Ito naman, yung places that you can wear a bagong. Una, wedding. Siyempre, pagkasal.
madalas naman na kinakita na kapag kasal o sinusot ng mga lalaki o ng mga broom, eh, bagong Tagalog. Wala nang ibang suot kundi lang. Minsan, Amerikana, pero madalas bagong Tagalog yung sinusot nila. Color pink yung kadalasan. Recognition or special awards. So, syempre, kapag nanonood tayo ng famous awards or simpleng recognition skwelahan, mga sinusot ng mga head or ng principal, eh, bagong Tagalog. Funerals. Kapag merong may burol o may nililibing, madalas na sinusuot ng taong namatay, eh, bagong Tagalog. Kasi, para maging decente naman siya sa huli niyang araw sa mundo. Flores de Mayo. Ito, sa piyesta, nakikita natin sa iba't ibang uri ng mga sayaw na involved. Sa Flores de Mayo, sinusuot nila, eh, bagong Tagalog. Christening or yung binyag. Hindi na, kapag binyag, yun, madalas, sinusuot yun ng mga magulang ng batang bibinyagan, pati na din yung mga escort, yung mga tito at tigit nila. So that's it. That's my report. Hopefully, mayroon kayo natutunan. At hopefully, sa susunod ulit, ma-discuss natin ito ng maigi pa. Yun lamang po at maraming salamat. Philippine National Symbols, Nara Tree. Nara Tree is a striking, large and strong shady tree. It is one of the most wanted wood for furniture, but because there are only a few trees left, cutting down a Nara Tree is no longer allowed. It is mostly found in Bicol, Mindanao and the Cagayan Valley Forest. The Nara Trees grow all over the Philippine Islands and are mostly found grown in Bicol, Mindanao, and the Cagayan Forest. The Nara Tree is a symbol of many things. It is tall and symbolizes the lofty ideals of the Filipino people. It is tall, strong, enduring, and signifies the persistence of the Filipinos in their demand for freedom. Ang puno ng Nara, ito yung kapansin-pansin, malaki, tapos syempre matibay. Tapos ito yung malilim na puno. Ito yung kahoy na hinahanap-hanap talaga sa paggawa ng mga bahay, muebles, dahil nga ito ay matibay. Pero dahil konti na lang yung natitirang puno na to, pinagbabawal na magputol nito dahil ito ay nawawala na sa forest. Ito ay kadalasang matatagpuan sa Bicol, Mindanao at sa Cagayan Valley Forest. Ang mga puno ng Nara ay tumutubo sa buong isla ng Pilipinas. Example na nga dyan yung Bicol, Cagayan Valley at sa Mindanao. Philippine National Leaf, Anahaw. The Filipino word Anahaw are nice looking tropical palm known for its round fan-shaped leaves. Its leaf has some uses like to fan yourself during hot days. The Tagalogs of Quezon Province even use it to wrap their brown and delicious tikoy. Anahaw leaves are also a widespread symbol in the Philippines that is often used in awards and medals to represent high achievement, strength, and loyalty. The anahaw leaf features a large round outline and is glossy green color. It spreads out grandly from the center of the shaft and opens to a full crest divided shallowly at the ends, and is known to be one of the most beautiful plant in the Philippines. Anahaw leaves are also a widespread symbol in the Philippines that is often used in awards and medals to represent high achievement, strength, and loyalty. Okay, ang salitang Filipino na anahaw ay magandang, syempre maganda tong tingnan. Kilala ito bilang bilog na dahon na hugis pamaypay. Ang dahon nito ay may ginagamit para sa pamaypay kapag mainit ang panahon. Ginagamit ito ng mga Tagalog sa Quezon Province para balutin ang kanilang kulay brown at masarap na tikoy. Ang dahon ng anahaw ay isa ring laganap na simbolo sa Pilipinas na kadalasang ginagamit sa mga parangal at medalya upang kumatawan sa mataas na tagumpay
lakas at katapatan. Nagtatampok ang dahon ng anahaw ng malaki, bilog, na balangkas at makintab na berde na kulay. Mahusay itong kumakalat mula sa gitna ng baras at bumubukas sa isang buong taluktok na nahati ng mababaw sa mga dulot, kilala bilang isa sa pinakamagandang halaman sa Pilipinas. Ang dahon ng anahaw ay isa ring laganap na simbolo dito, nagkaralasang ginagamit sa mga parangal at medalya upang kumatawan sa mataas na tagumpay, takas at katapatan. Philippine National Fruit, Philippine Mango. Philippine Mango is a bizarre tropical fruit prevalently known to be yellow in color, which achieves its addictive taste through its scrupulous harvest procedures. Philippine Mango is recognized worldwide for its best qualities, which cannot be beaten by any kind of mangoes around the globe. It is a wonderful fruit of versatile ways to enjoy its taste. Green mango can be served as a salad constituent, while golden yellow mangoes diversities of ways to relish its uniqueness. It can be served as plain, processed, dried, or frozen. This delicious fruit is world known for its sweetest character. Philippine mango is an ideal dessert served in many ways and has been known as the fruit of the gods. With its golden color that signifies richness and a heart shape that symbolizes a very important part like in human anatomy, made Manila mango to be the national fruit of the country. Ang Philippine mango ay kilala yan bilang national fruit ng Pilipinas. Karaniwang kilala din ito sa dilaw na kulay na nakakamit na ang nakakahumaling na lasa nito sa pamamagitan ng masusing pamamaraan sa pag-ani nito. Ang Philippine mango ay kinikilala sa buong mundo para sa mga pinakamahusay na katangian nito na hindi kayang talunin ng iba pang bansa. Ito ay isang kamangha-manghang bunga ng maraming nalalaman na paraan upang tamasahin ang lasa nito. Ang berdeng mangga ay maaaring ihain bilang isang sangkap sa salad. Habang ang ginintuang dilaw naman na mangga ay may pagkakaibang paraan upang masihan sa pagiging natatangin ito. Maaari itong iba ihain bilang isang plain lang, tuyo o frozen. Ang masarap na putas na ito ay kilala sa mundo para sa pinakamatamis nitong katangian. Ang Philippine mango ay isang mainam na dessert na inihain sa maraming paraan at nakilala bilang fruit of the gods. Dahil sa kulay ginto nitong kulay, ito ay nagsasaad ng kayamanan at hugis ng puso na sumisimbolo sa isang napakahalagang bahagi tulad ng sa anatomy ng tao. Ang mangga ng Maynila ay naging pambansa, bunga ng napakasarap at siyempre siya kulay nito. Philippine National Animal, the Kalabaw or Carabao. The Carabao or Kalabaw in Filipino is a tame type of water buffalo, Bubalis or sometimes Bubalus carabanensis in the Philippines. Ang mga kalabaw daw, ito daw yung mga mababait o matitinong type ng water buffalo na karaniwang nakikita lamang sa Pilipinas. Being the farm animal of choice for pulling the plow and cart used to tow farm produce to the market, carabaos are warmly associated with farmers. Siyempre, dahil sa kasipagan at tiyaga ng kalabaw, nagiging partner na sila ng magsasaka sa bukid. Siyempre, ginagamit silang sila pang-araro, ginagamit silang naghihila ng cart papunta ng market para magdala ng mga supply kagaya ng mga prutas at gulay. Its lifespan is 18 to 20 years and the female carabao can deliver 1 calf each year. Ang lifespan daw ng kalabaw ay umabot sa 18 to 20 years at ang mga babaeng kalabaw nanganganak sila ng isang calf kada isang taon lang. The carabao is a national animal of the Philippines.
It symbolizes strength, power, efficiency, perseverance, and most of all, hard work. Sinisimbolo ng kalabaw sa ating mga Pilipino ay ang pagiging matyaga natin, pagiging mahusay, pagiging malakas, at pagiging matatag, at syempre ang kasipagan. Until now, many Filipinos use the carabao in the farm since the technology is expensive. Syempre dahil sa kahirapan, hindi makabili ng mga machine para sa pagbubukay. Syempre, ang katuwang natin dyan ay ang mga kalabaw. Philippine National Dish. The lechon is a very popular and famous food among Filipinos. Lechon, litson in Tagalog, is roasted whole pig cooked over burning charcoals. Siyempre, alam naman natin kapag lechon, matagal yan lutuin kasi malaki yan eh. Iniihaw yan sa apoy, tapos iniikot-ikot siya. Tapos, it is a dish that is almost a fixed part and monocenterpiece of any Filipino celebration, which is usually prepared for fiestas, family celebrations like parties and marriage, and also a favorite dish during Christmas. Siyempre, kapag sinabi nating lechon, siyempre handaan yan. Kagaya ng hinahanda yan sa fiesta, sa Pasko, sa mga kasal, dahil tradisyon na natin yan. Lechon is the Spanish name for pig. In the Philippines, it means a spit-roasted pig. Kapag sinabi natin spit-roasted, syempre yun yung iniihaw. Iniihaw sa, syempre sa apoy. Iniihaw siya ng matagal. Lechon is prepared by filling the inside of the animal pig with herbs and vegetables. Syempre, yan yung lechon. Hinihiwa siya sa chan niya. Tapos, dun siya nilalagyan ng mga, syempre, ng mga seasonings, ganyan. Tapos, nilalagyan ng mga vegetable, ganun, para sumarap yung lechon. Tapos, the pigs are slowly hand-roasted on top of charcoal for hours till their skin turns into reddish brown and the inside flesh becomes tender. Ayun na nga sinasabi ko. Matagal bago maluto ang isang lechon dahil ang pagluluto niyan ay iniihaw lamang, tapos iniikot-ikot lamang, tapos hinihintay siya bago maging reddish brown yung skin niya, tapos syempre yung laman niya para maging tender. Philippine lechon is often served with a thick liver sauce cook and with vinegar, sugar, and herbs. Ibig sabihin nito yung sineserve siya yung sausawan niya. Ayun yung thick liver sauce cook, tapos merong suka, tapos herbs, tapos merong asukal. Philippine National Bird. Philippine Eagle, or also known as the Monkey Eating Eagle, stands over 3 feet or 1 meter tall. Philippine Eagle, sinabi natin Philippine Eagle, monkey eating yan. Syempre, kaya niyang pumatay ng isang monkey. Tapos, umaabot yung taas nila ng 3 feet or 1 meter. It has a large, sharp, curved beak. Malaki, tapos matulis yung kanilang tuka. It has feathers that seem to bristle on its head. Yung feather niya, umaabot hanggang talaga sa mukha niya, talagang natatakpan. It is a giant forest raptor and is considered excellent hunters. It is considered one of the largest and most powerful eagles in the world and one of the world's rarest and definitely one of the world's most seriously endangered vertebrate bird kind with only 500 birds in the wild. Dahil nga sa panghuli sa kanila, nagiging endangered na sila.
Ang ibon na to ay very rare. Sinabi nating rare. Bihira nating makita dahil nga sa wild sila. It lives in tropical rainforest and it lays only one or two eggs each year. Katila sila sa mga ano tropical rain. Kadalasan silang nakikita sa mga tropical rainforest. Kagaya dito sa atin sa Pilipinas. Tapos nangingitlog sila ng one or two eggs kada taon. There are only a few of them now because of their disappearance of trees in our mountains. Dahil nga sa illegal logging, pagkakaingin, ayun, nawawalan sila ng tahanan, kaya bihira na natin sila makita. The Philippine Eagle is a symbolic of the Filipinos' bravery and strength. Ang Philippine Eagle ay sumisimbolo sa ating mga Pilipino ay ang pagiging matapang at pagiging matatag. The Lord of the Skies, the Philippine Eagle is the world's largest eagle and can only be found in our country. Ito daw yung pinakamalaking eagle sa buong mundo na dito lang makikita sa Pilipinas. However, this raptor is critically endangered due to deforestation and habitat destruction. Dahil nga sa mga legal logging, deforestation na yan, talagang endangered na sila. Kung hindi natin maagapan yung problema na yan, malamang sa mga susunod pang taon, maaaring kukunti na lang ang kanilang mga konti na lang ang kanilang bilang dahil sa nawalan na sila ng tahanan. Philippine National Fish or bangus or milkfish. The boned milkfish or boneless bangus has become popular in stores and markets because milkfish is known for being bonier than other food fish in the Philippines. Ang bangus daw ay madalas silang siyempre madalas silang tinitinda sa mga market dahil sikat sila dahil nga matinik, mas masarap sila sa ibang isda. Bangus is a popular table fare among Filipinos. Siyempre madalas silang makita sa mga kapagkainan ng natin dahil nga masarap to. To the biologist, it is naturally strong fish since it is capable in adapting and thrives even the limited unusual environment of the fish pond. Ang maganda dito sa isda na to, nabubuhay sila kahit lang sa mga maliliit lang ng mga fish pond, sa mga unusual environment. Malakas yung nakaka-adapt sila agad. This feature is not frequently found in most other fish class. Mas angat sila kaysa sa ibang klase ng isda dahil nga dahil dun sa feature nila na yun, madali sila maka-adapt. The bangus or milkfish symbolizes the Filipino versatility. Pag sinabi natin versatility, mahusay sa maraming bagay. Since there are many ways by which the milkfish is prepared and cooked. Yun nga, kasi ang bangus, maraming paraan at kung paano siya iluluto, maraming luto sa kanya. Dahil sa pagiging versatility ng mga Pilipino, maraming na-invento na luto ng bangus. Philippine National Dance. Bamboo dance are also known as the tinikling. Tinikling is a traditional Philippine folk dance which originated during the Spanish colonial era. The dance involved two people beating, tapping, and sliding bamboo poles on the ground and against each other in coordination with one or more dancer who step other the between the pole in
a dance. The tinikling is the official national dance of the Philippines and one of the oldest dance in the archipelago. It's is characterized by the movement of one or more dancer between two bamboo poles while these are beating in a certain rhythm again each other into the ground. The tinikling is an indigenous folk dance whose origin lies on the island of Leyte. The name refers to the bird that is known in the Philippines as tinikling, a term that commonly used for a whole range of species. And this is the some example of Philippine national dance. Philippine national flower. The Arabian jasmine is also called in the Philippines or sampaguita flower. A sampaguita flower is a white star-shaped blossom which has a sweet fragrance. It's open at night and drops in less than a day. The white flower are often made into red and its extract made into the perfume. Sampaguita is not a tree but a woody vine. The flower called has accepted as the national flower of the Philippines in 1934. The Arabian jasmine or sampaguita is the Philippine national flower and the sampaguita is open in night and drops less than a day. And the sampaguita is a popular on every people on the Philippines, especially on the brand of the church like on the Quiapo Church and etc. Some children are sell sampaguita for their foods. The sampaguita called was accepted as the national flower of the Philippines in 1934. And this is the some example of Philippine national flower. Philippine national vehicle is the kalesa. Kalesa is a horse-driven carriage that looked like an inclined cart, was introduced during the 18th century. The kalesa has two round wheels on each side and two rows of seat that can accommodate four persons. The driver seat on a block of wood located at the front of the cart near the horse. A kalesa is a two-wheeled horse-drawn carriage used in the Philippines. It is commonly vividly painted and decorated. It was primary mode of public-private transportation during the Spanish colonial era of the Philippines. Thought in modern times, they largely only survive as tourist attraction. Kalesa were the first introduced to the Philippines in 18th century by the Spanish. It became the major public and private from the transport in the Philippines up until the early 20th century. It was also used to transport goods. And this is the some example of Philippine national vehicle. Philippine national anthem is Lupang Hinirang. The Lupang Hinirang, its music was composed in 1998 by Julian Felipe, and the lyrics were adapted from the Spanish poem Pilipinas, written by Jose Palma in 1898. The composition known as Lupang Hinirang was commissioned on June 5, 1898. By Emilio Aguinaldo, head of the dictatorial government of the Philippines, as a ceremonial and instrumental national march without lyrics, similar
to the status of the martial martyril. In Spanish, it was first performed in public during the proclamation of the independence at Aguinaldo's residence in Cavite, Cavite on June 12, 1898. It was readopted as the National March of the Philippines. The national anthem of the Filipinos is important because many tragedies are come before composed of the national anthem of the Philippines in 1898 by Julian Felipe and written Jose Palma in 1899. The first performance of the national anthem of the Philippines in public is during the proclamation of independence at the Aguinaldo residence in Cavite, Cavite on June 12, 1898. And this is the example of Philippine national anthem. Aside from those started symbols in the Constitution and in Republic Act 8491, there are only 6 official nation symbols of the Philippines. Yung pong na symbols niyan is nagsimula dun sa pearl, sa nara, sampaguita, and national trees po, mga ganon, eagles as a nation bird, Philippine pearl as nation, national gem, arnis as national. Iyan po ang mga 6 symbols. Why Philippine pearl is our national gem? Kasi last October is presidential decree signed by the Philippine President Fidel Ramos. At pinangalanan niya rin ng South Sea Pearl was named the country. Ang yung South Sea Pearl pinangalanan ng national gem. Yun lang. Dito makikita natin yung mga example ng pearl. The South Sea Pearl was named the country's the national gem. Ito ang Pilipinas din ang main resources ng South Sea Pearl. Philippine national language, Filipino official. Why Filipino is the official language of the Philippines? Because it is a negative thought of the of people in the Tagalog region in the Northern Island Luzon. Based from the national language in 1937, then President of the Commonwealth Republic Manuel L. From strictly linguistic point of view, Filipino and Tagalog are varieties or dialect of the same language. Ang yung Pilipino tsaka yung Tagalog, parang same lang sila. Ganun. Same lang sila na language from the Philippines. Who approved Tagalog-Pilipino as the national language of the Philippines? On December 30, President Quezon issued Executive Order Number 134, 1937, approving the adaptation of Tagalog as the language of the Philippines. Noong December 30, ito yung naglabas ng executive order. And na-approve naman ito noong 1937 to the Tagalog as the language of the Philippines. Parang na-adapt na natin na ang Tagalog talaga ang language ng Philippines. Philippine National Flag, the national flag of the Philippines, in Filipino, pambansang watawat ng Pilipinas. The Philippine flag, ito ang ating simbolo na tayo ay taga-Philippines. Meron siyang kulay na asul, white, yellow, blue. What is the meaning of the Philippine flag? The 3 stars should for the
three big islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. As for the colors, just white represent hope for equality, while the blue stripe stand for peace, truth, the justice, finally. The red stripe symbolize patriotism and valor. Yan ang ating kulay ng Philippine National Flag. Philippine National Footwear, Bakya or Wooden Clogs Unofficial. The Bakya or Wooden Clogs were once the most commonly used footwear in the Philippines before they introduced the rubber sandals. Nung sinauna, ang ginagamit talaga ay mga bakya bago na imbento ang mga sandugo, mga ganun, mga iba-ibang brand ng chinelas. Bakya talaga ang unang ginagamit natin. What does bakya symbolize in the Philippines? Bakya wooden clogs footwear is the made from local light wood like santol and laniti. Bago siya gawing chinelas, susukatin muna ang sukat ng iyong paa upang tama ang sukat sa pagputol, and bago siya gawing smooth, kailangan sigurado yung sukat ng paa mo para ito ay maging sakto sa iyo. Kasi hindi to pwedeng ano eh, hindi mo to pwedeng bumili ng bakya, kasi kung hindi ka pwedeng magpagawa ng bakya, lalong kung malaki yung paa mo tapos ang maibibigay sa iyo maliit. And the bakya also be used in the Philippines to indicate something that is of low class. Low class lang siya dito sa Philippines, pero siya yung pinakamaganda talaga na chinelas dito sa Philippines, bakya. Where does bakya originated? The manufacturer of wooden bakya actually originated from the town of Paote, Laguna. Doon talaga marami talagang gumagawa ng mga chinelas doon. Like bakya, ganun. Iba-ibang mga chinelas. Gawa ito sa mga santol trees, laniti, ganun.